Yo ya no. Matorral. Today is another day, and of course, another vlog. Kung nakita niyo sa previous video natin, nag-unbox tayo ng package from Japan, which is, yun nga, yung mga laman is, tignan niyo lang yung video para malaman niyo kung ano yung laman ng box. Ito yung ibang mga laman ng box. Ito mga Japanese snacks, which is, kung makikita nyo naman sa packaging, kadalasan is maanghang. Tignan natin kung anong mga lasa ng mga snacks na to. And if mag-enjoy ba tayo, kainin siya as Pilipino. Kung Pilipino ka, magugustuhan mo ba? Yeah. We will rate it from 1 to 10. Kunwari, 10 kung pinakamaanghang para sa akin or para sa kanya. Tapos, kung hindi naman masyado, mga nasa 6 or depending. Let's start! Ito, ito daw yung nirecommend nung kaibigan ko. Madarap daw to. So, nakikurious ako kung ano yung lasa niya. So, i-open na natin. Parang fish yung ano. Ganyan siya. Ganito siya. Parang siyang roller coaster, pero siguro mas manipis siya. Okay lang. Hindi kayo. Hindi kayo. Para siyang picnic. Para siyang picnic na barbecue flavor. Sa last part lang. Pag unang kain mo, tapos wala siyang, wala kang mararamdaman na anghang. Pero pagkatapos mo nang muyain lahat siguro. Dun mo na ma-feel yung anghang niya. Kaya siguro ito yung ni-recommend kong kaibigan ko kasi akala niya hindi ako masyadong ano sa anghang. Para sa akin, pasanto. From pa, 1 to 5. 1 to 10? 1 to 10? 4. Sa akin, nasa 3 lang. 1 to 10? Let's have the next one! Albi! Kato lang to na. Albi! Hindi pa ako masyadong fluent magbasa ng ano mga Nihongo. Expiration date. Expiration date. Yun, yun pa rin expiration. Lapit na. Ayun na raw ang time. Patatas lang ata ito eh. Para siyang. Yung amoy niya parang sa uwi. Uwisi. Uwisi na red. Ano? Matamis-tamis na maanghang. Yung, ay, uwisi na green. Orange. Orange. Ayun. Parang nga siyang ano, bikat. Parang siyang bikat sa atin. Onion. Ayos ang sibuyas. Hindi rin maanghang. Mas maanghang pa ata yung bikat eh. Hindi maanghang. Lasa siyang bikat rin. Ano? Lasa siyang bikat nga, original. Oh, pero... pero amoy uwi eh. Lasa ko nun. Nagulo. Hindi rin siya. Mas siyang bikat talaga. Ayun. Great. Hindi maanghang. Hindi maanghang talaga. Lala. Parang, pero tingnan mo sa anong sa package yung parang maanghang. Siguro dahil po lang. Nakiyuris ako neto nung binuksan ko yung box. Kasi, ito yung parang picnic yung mukha. Ah, yung rate ko pala. Yung rate ko dun sa ano, siguro 1 lang din. Dun sa Calbee. So, ito, next. Expiration is 26-40. Ano yung manufacturer? Kuikea. Kuikea. Saan siya ba? Parang piatos yung amoy na piatos na
picnic nga. Ito yung lasa ng original na picnic. Ganun siya. Original na picnic. Walang anghang. Hindi ko naman ganun. Wala lang. Maganda talaga yung lasa ng mga snack nila. Hindi masyado ang intense. One. One lang. One. Wait. One. So, wala siyang anghang. Walang anghang. Promise. One. Ito yung ibang ano niya. Ibang flavor. Pero meron siya nakalagay kasi na 10%. Eh. Hindi namin mabasa yung ibang character. Tapos, then, iba din yung ano siya. Kaya kaya din siya. Same lang sila tinignan. Kaya ba lang ang kulay? Black. Iba sila ng kulay, tapos... Meron lang 10% lang. May 10%. Tapos iba yung shape niya. Kasi ito parang picnic. Ito, ito. Ito parang picnic. Ito, siguro parang piyasas lang din. Or ano. Alam ko naman yung anghang. Ito, challenge. Matamis-tamis yung ano niya. Ang bango. Ano yung snack ko? Kung batang 90s ka, alam mo yun. Ganun yung amoy niya. Ganito shape niya. Meron siyang texture na Pringles. Parang siya Pringles yung texture. Parang siya Pringles. Parang siyang Pringles na maalat. May konting anghang. Pero sa dulo na lang din. Two. Two. Yun, matang. Ito naman, yung manufacturer niya is Wazano Kudawari. Hindi ko alam kung, parang siyang kamote. Parang siyang kamote. Yung picture, parang kamote. Tignan natin kung maanghang. Siya guys. Kung nakakain na kayo ng Rice Krispies na yung bilog ng Japanese, ganun yung texture niya. And, ganun yung texture niya. Pero mas matigas. Matigas. Sobrang tigas niya kasi pinatigas na Rice Krispies na bilog. Yung bilog ng Rice Krispies. Then, medyo yun na kilasa. Yung siya, ano, natural. Wait. Ha? Na-prawa naman yung lasa niya. Ayaw ko yung lasa niya. Okay lang yung lasa niya. Pag konti. Pero pag dinamihan mo para na. Parang siya may ano, tomato sauce? Parang siya may tomato sauce na may asukal na konti. Tapos. Dried siya na. Pina-dry. Ang pangit ng amoy. Tapos. Siguro guys, pag kayo bumili nito sa Japan. Ewan ko kung magugustuhan nyo. Basta tignan nyo na maayos yung packaging niya. Pero parang. Hindi ako nasasarapan. Ang parang itong amoy niya, kung ikaw natural na Pilipino talaga, hindi ka masyadong mahilig sa mga ganyang pagkain. Huwag niya nalang bilhin. Hindi ko rin recommend na bilhin nyo kasi nasasayang na yung pera nyo. Pero I think sa mga Japanese, okay to kasi yung lasa nung, ano niya, unique. Japanese style yung pagkalasa niya. Hindi siya pang Pilipino talaga kaya para dito siya, hindi tayo sa ngayon. Pero si Japanese, I think okay siya. Masarap naman siya. Japanese? So, para sa akin, hindi. Zero. Favorite na yun eh. Natikman na namin to. Think ko ito yung medyo ahang siya. Kaya nag-expect kami. Then, sabi dito sa label, extremely hot rice cracker and peanut. Basa ko. Ito yung packaging niya guys. So, naka-ziplock kasi siya kaya tinikman na muna namin ito. And, ay, sa likod. Excited lang kami. Parang isang range. Excited lang kami kainin siya. Tapos, kasi parang silly yung itsura niya. Sabi ng ate ko, natikman niya ito tapos masarap na ito. Kasama yung mani. So, akala ko lang, ito lang yung laman niya. Pero may mani na talaga siya sa loob. Kaya ito, here it goes. Maanghang siya, actually. Ganyan. Ito. Madami siya. Madami. Pero, konti na lang yung natira kasi kain ng kain si CJ. Pinapulutan siya sa bris. Masarap. Masarap siya papulutan. Ito pala yung maanghang. Yung rice crackers. Tapos,
ko, good sila sa combination. Mm-mm. Tapos pag kakainin mo siya, nasabay ka sa mga yung mani. Eto, yan. Ano? Masarap. Mas masarap siya. Tapos, yun guys. Yun lang yung kinain ko ha. Isang piraso, sarap. Tapos isang mani. Sobrang angahal niya. Wow. Sarap walang tubig. Ikaw may bigyan ko ng tubig. Sarap siya. Sumala, sumala. Dito, yan, namumula na yung ilo. Sa 7 or 8. Pero, para sa akin. Pero makaya pa. Makaya pa siya kasi hindi nga lang ano, pumatagal na, hindi na kaya. Mahirap na kumain ulit. Kasi, dodoblo ah. The more na madami kang kanain, the more na aahang lalo yung bibig mo. So, rate ko is nasa 9. Ako sa 9. Next, dito naman tayo sa matamis kasi parang papatanggal. Masakit lang yung dila ko, kaya yun yung last na. So, eto. Siguro makikita nyo din to sa mga guys. Meron ba? Ayo, meron. May iba ganitong chocolate sa Daiso or sa SM. Ganito siya. Sige, buksan natin. Sabi ka naman na. Hindi ako yung sigurin. Ano lang dito ko? Ayan. Meron naman pala dito. Tapos yung expiration niya is 2027. Oh. May ano siya, may pattern kasi siyang nakaano guys. Yun. Ito siya. Tapos ganito siya. Yun yung maganda sa mga Japanese na mga pagkain usually. Kasi, wala ko. Ano, yung maganda kasi nakakatuwa. Ako natutuwa ako tumingin ng mga pagkain ng Japanese like mga snacks or ano. May mga kahit na ibang style na pagkain. Yung packaging. Ito, bubuksan na natin. Ang cute nung ano. Ang cute nung packaging. So ganito siya. Mushroom cake. Yung maganda sa Japanese kasi kung ano expectation mo. Kung ano reality. Mm-hmm. Ano natin. What you see is what you get. Hindi siya scam. Tignan natin. Yun. First yung ginawa is yung chocolate muna tapos bago itong bread nila. Biscuit. Ayun, ano? Yung chocolate. Dark chocolate. Yung chocolate niya parang... Dark chocolate na... Parang... Parang goya. Goya. Goya na... Yung dark chocolate. Then yung biscuit niya parang... Eto. Breadstick. Parang breadstick. Yung, okay. Parang yung sinasaw-saw, yung nabibili natin dati. Yung sikat dati, nung bata yum, tayo hanggang ngayon. Yum-yum. Yun. Dinip. Good. Sarap. Tama yung mga sinasabi ni CJ. Matutuwa si Iya. Sobra-sobra. Kasi, mas better yung ganito kesa yung dating yum-yum na dinidip natin yung ano. Kasi sobrang dumis natin pagkatapos ng ano. Napaka-dumi pa ng kamay. Ganoon. Napuputol pa yung stick. Yung so, ito guys. Yung sa chocolate na nga pala, or sa sweets, ano, yung, or rate lang natin siya base sa, ano, sa lasan. Yung kung nasasarapan ako, or siya. O ito. Ito, magkaiba silang dalawa. Ito, natikman na namin nung, ano, kasi nung dumating siya at nakita ni Iya. Yan yung una. Kinain niya. So, ito yung pinakaunang kinain namin. Ano siya? Rice Krispies. With chocolate. Na kinutan ng ano ng chocolate. Ganun lang, walang pinagkaiba sa sneakers. Ay, hindi sneakers. Ah, kasi yung sneakers may ano, may mani. May almond ganun. Ito ano lang, rice crispies lang siya. Pang-boost ng energy. Pang-boost siya ng energy. Paano mo na lang? Nakakaano kasi siya, nakagising yung lasa. Oh, yung title niya ay... yung pangalan niya, Choco... Choco Bar Japan. Choco Bar Japan. Ito yung nakakatuwa kasi kamukha ni CJ yung mukha. Lang ilong mo, nakanganga yan. Pwede na. So, titikman natin lang. Sobrang na-curious ako kung ano laman niya. Amoy saging. Amoy lakatan.
may lakatan. Iba siyang lasa. Kasi yung... Eto guys, buong-buo yung Rice Krispies niya, yung malalaking Rice Krispies. Eto. Yo. Parang hindi siya masyadong dinurog na biskuit, tapos ano, may... tapos may flavor na saging. Ito na yung pinakalas. Pinakagusto ko to. Ay, yung rate mo dun sa banana at sirba. Bro, gusto eh. Banana choco bar. Bro, nasa 3 lang. Ako nasa 6. Masarap naman siya, pero mano lang yung amoy. Ito, ito naman yung packaging niya. Yan. Siguro meron din ganito sa ano? Sa... Daiso, minsan. Yan, may ito pag open guys. Ano na siya? Ang cute naman. Yun, may ganito siya. So, ito, may instruction siya kung paano buksan yung plastic na packaging. Yan. So, ito yung arrow. Ito yung nakakatuwa. Yun. Yung nakakatuwa kapag tinitingnan mo yung picture lang, yung nakikigayon yung supply. Ayun, nabubuksan naman pala eh. So, ganun lang pala siya guys. Pinapahirapan ko pa yung sandwich. So yes, ganito siya kahaba. Tapos may... Stick-o. Ano siya stick-o? Na may feeling na... Hindi naman stick-o. Parang, bakit ka ba mag-describe na ganyan? Stick-o ba? Yung stick-o coated naman, yung matamis naman yung ano, stick-o di naman ano. Mag-describe na ganyan. Stick-o ba? Yung stick-o coated naman, yung matamis naman yung ano, stick-o di naman ano. Eh, bakit nagkakagawin? Hindi, meron siyang feeling na... Strawberry. Hindi siya parang stick-o, guys. Medyo... Kasi, bilan nyo, biscuit naman talaga to. May ganito-ganito siya yung, alam niyo, mark ng, ano, mark ng strawberry. Yung biscuit niya, matabang. Matabang. Pero masarap. Walang lasa yung biscuit. Hindi masyadong ano yung strawberry, kaya masarap siya. Tapos hindi siya masyadong matamis. Eto. Oh. Nasa... Hindi siya masyadong matamis talaga. Masarap siya, sakto lang. Pag parang alam mo yung... boring na lasa. Hindi, mas sobrang tamis nung strawberry nung feelings ng Herbie's ko eh. Ano? Eto, mild lang talaga yung... Eto, mild lang. Sobrang mild lang yung lasa niya. Masarap siya. Mga nasa ano lang, 8? Oo, oh, nasa 6 or 7 lang. Siya pa yung sabi. Pero masarap niya. So yun nga. Kasi, pero hindi naman masyadong significant yung lasa. Kaya nasasabi niya yan kasi yung sa KitKat na strawberry. Ako galing, sobrang... Galing din kasi Japan yun. Yung meron naman dito sa Philippines na nun. Yung KitKat na strawberry. Ako sobrang nagustuhan ko yun. Yung asin. Kasi expected ko na yung asin kasi nakakamiss kumain talaga ng prutas na strawberry. Wow. Ano, kung nakakain na kaya ako. Ikaw lang hindi. Ikaw lang kasi hindi ka nakatingin. Nakakain na ako. Ayaw kasi yung lasa. Tapos, yun, nakakamiss lang kumain ng strawberry, ng prutas. So, kasi nung unang... yung unang kain ko ng strawberry, nag-expect din ako na yung strawberry na prutas, ha? Story time. So, nung unang kain ko ng strawberry na prutas, akala ko talaga sobrang tamis niya kasi ganun yung expectation ko sa strawberry na flavor. But then, nung kumain ako, sobrang asin niya. Kaya doon sa KitKat na ano, sobrang nasarapan ako doon. Kaya okay lang sa KitKat, masyadong, hindi siya masyado, but may konting asin siya. Tapos, siya ayaw niya yun. Kasi, one reason is ayaw niya ng strawberry. Second is ayaw niya nung kasi maasin. Tapos sobrang oily. lakas nung lasa nung strawberry doon sa KitKat. Naka-oily. At madaming ano, sobrang coated talaga ng strawberry. Masarap mo yun. Hindi naman siya oily. Mukha mo oily. Oily man, madulas kasi siya. Mukha mo oily. So yun nga guys. Thank you so much for watching. So, ayan. That would be all for today's video. And I hope you guys like it. Please don't forget to like, share, and subscribe. Hope you like it. And enjoy your day. Bye-bye!